Hello mga pangya, welcome back again to my channel. It's still me, Daisy, your maid blogger. And welcome back to another quarantine interview. Kasama ko si Nicelle from Lapu-Lapu City, Cebu. Hello, Nicelle! Hello po, magandang hapon po sa lahat. Tsaka magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa vlog mo po. Ayun, thank you for your time, na pag-accept nitong request ko sa'yo na ma-interview ka dyan sa quarantine hotel. And super happy to see yung mga mukha nyo. Kasi kapag nakikita ko nagko-comment, nag-message sa FB page ko, hindi ko kayo masyadong mamukhaan. Pero ayan, ang gaganda nyo pala. Ngayon, so... Ayan. So, thank you for supporting this channel, and now, kakaumustahin kita, kamusta ka nga ba dyan sa inyong quarantine hotel? Sa ngayon po, medyo nakakabubo na po ako sa lungkot po sa Pinas, pamilya ko po, medyo, na po ako, okay na po ako ngayon, tsaka, dasal-dasal din. Ayan. So, pag-usapan muna natin yung pag-apply mo during pandemic. Kailan ka ba nag-start mag-apply, Nicelle? Nag-apply ako February 2020. Tapos, nakakuha ako agad ng employer noon. Tapos, by March, mag-ano na sana ako mag-medical. Kaso, yung mag-lockdown. Nag-lockdown tapos walang pera pang panggamit sa sa medical. Kaya napilitan akong itigil muna, di muna papatuloy sa Hong Kong. Tapos yung mga kasamahan ko sa pag-apply, nag-continue naman sila. Tapos parang ako naisip ko ba na gagawa talaga ako ng paraan na makakapunta talaga ako Hong Kong kasi pangarap ko din po yun. Tapos nagbalik ako po, bumalik ako sa agency ko, nag-apply ako ulit, nagpa-interview ako kasi nag-back out na yung employer ko nung una. Tapos nagpa-interview ako ulit, bumalik ako sa agency. Tapos October na ulit ako nag-apply, October. Ngayon na, October 2021. Tapos pagkatapos kong interview ko po. Wait lang, Pangyaw. Baka October 2020 pa rin. Tapos, nung pag-apply po, agad-agad din, sa awan ng Diyos, nakakuha rin ako agad na employer. Tsaka, ito na po, sunod-sunod na po yung process po. Tsaka, ginawa ko po talaga lahat para, yung panggastos. Buti naman po yung asawa ko po. Sinuportahan naman po niya ako sa pangarap ko po na mapunta po dito sa Hong Kong. Medyo nahirapan po nung una kasi dahil sa, yung isip ko ba na baka gastos. Talagang gastos po kasi yung pamasahe, tapos malayo pa yung yung agency sa bahay po. Pero di ko na lang po yung iniisip dahil gusto ko talaga yung grupo po na makapunta dito sa Hong Kong. Tsaka mababalik naman din po yun yung mga nagastos po sa in the future po. Sabi mo, nakakuha ka na ng employer. Ano yung naging next process nun? Yung agency mo ba dyan din sa Lapu-Lapu City o nasa Maynila? Nasa Cebu po, yung unang yung agency ko po na in-applyan ko before, yan din po yung agency ko ngayon na bumalik lang po ako. Naghintay lang po kasi ako sa, tumawag yung agency ko before na, medical. Tapos medyo naalanganin na po sa pera kasi gawa ng nagsunod-sunod na yung pagpasok ng COVID, tapos nagka-problema na, tapos nagsitigil na yung trabaho, yung asawa ko, wala nang pasok, tapos nahirapan ba sa budget kung yung panggastos sa for medical. Tapos, tumawag sa akin yung agency, hindi ko na sinukot kasi parang wala naman akong pera pang gamit ko yun, anong pang gagawin ko dito na.
di pa ako nag ano, di pa ako nag-confirm na magba-back out ako kasi parang mas naano ako ko. Natakot baka may babayarin ako kasi naka-employer na ba tapos hinintay ko na yung ano, hinintay ko yung mga ilang buwan kong hinintay tapos wala na akong narinig na update ba tapos di naman nag-update yung agency kung ano sa employer ko tapos nagtanong ako sa agency na ano na update ko tapos sabi niya wala na yung ano mo yung employer na nakasigaw ko mo kasi nagawa na mas natagalan siguro tapos na-explain naman po ako sa kanila na kasigawa ng budget pero naintindihan naman tapos sila rin yung nagsabi na try mo pa-interview ulit. Tsaka yun na yun, yung October na pa-interview ako ulit. Tapos by first week of November, kasi October 28 ako noon, nung bumalik. Tapos first week of November, umawag agad yung agency na may employer na daw, gusto magpa-interview. Tapos pag sabi ko, yung schedule na interview, tapos agad-agad naman din, tawag ng Diyos na-confirm naman din po yung employer ko sa akin. Ano naman yung next na ginawa after nung, ayun, may employer na ako? Ano na yung advice sa'yo ng employer, ng agency na gagawin mo after that? Yung nagsabi sa akin na, kasi yung ano ko, yung agency, medical muna bago medical muna, tapos pagkatapos ng medical, tsaka kukuha ng employer ba. Tapos, pag may employer na ako, dun na, sunod-sunod na yung process, na-perma na po ako, nagpunta ako sa agency, tinawagan ako na mag-perma daw ako ng job offer, tapos na-perma na ako, tapos doon na nagsimula na, sunod na yung ano, yung process ba, yung nag-ano na ako, nag pagkatapos ng perma, naghintay na lang sa ano, kasi nag-ano rin na, training, tapos pagkatapos ng training, yung assessment, kasi wala pa ko yung C2, kailangan mag-assessment, tapos pagkatapos ng assessment, tsaka yung PIDOS, yung OWA, masunod-sunod na po. Tapos, yung expected sa akin po, January po, nito tapos, medyo matagalan sa mga papers, bagawa ng pandemic, tapos yung iba, through online na lang, yung process. Tapos naghintay naman yung yung employer ko ngayon, naghintay naman niya ako. Tapos yun na, yung February, yung alis ko po, na punta na po ako dito. Ayun. Actually, medyo mabilis na nga siya eh, compare sa iba pang yaw. Medyo mabilis na yung proseso sa'yo. Okay, di ko nga na-expect nga yun sa akin kasi yung ibang kasamahan ko na umabot pa ng isang taon. Yes. Bago natapos yung pag-process lang. Yung sa akin, sunod-sunod, buti naman, sunod-sunod nga lang yung ako, naghintay lang ako, tapos, naghintay lang ako din sa agency, yung mga feedback, tapos naghintay ako kung anong dapat gawin, tapos susunod. Tapos hanggang natapos na rin sa lahat at makapunta rin po ako dito. Mm-mm. Yun. So, i-advise natin yun sa mga nanonood, no? Kasi yung iba masyadong nagmamadali. Please wait lang po kayo sa instruction ng broker o ng agency nyo. Kasi sila talaga yung nakakaalam. So, kung kailangan na talaga kayo ng employer nyo, then yung mga employer nyo yung gagawa ng paraan para makuha agad kayo dyan. So, pero yun nga, may pandemic, so susunod na lang po tayo. I'm sure sumusunod naman yung mga agency sa tamang proseso para makarating po kayo ng safe and legal dito sa Hong Kong. So, sunod na lang tayo, no? Kasi marami akong nare-receive na question na, Miss,
Daisy, ano pong gagawin pagkatapos nito, pag ganito, no? So, ano lang, sunod tayo sa agency kung ano yung i-advise na gagawin, yung instruction nila, sunod tayo. Just make sure na yung agency mo, license siya ng POEA. So, yun yung pinakamahalaga. And then, put your trust dun sa agency yung in-applyan nyo. Kasi sila yung ma-responsible, sila yung responsible sa'yo sa magiging trabaho mo dito sa Hong Kong. Ayun. Thank you for that. Pwede ko bang malaban, Pangyaw, kung magkano yung nagastos mo sa pag-apply mo dito sa Hong Kong? Yung ano lang po, yung nagastos lang po sa pag-apply, yung medical kasi sa ano, pagod naman po lahat sa atin yung medical, tapos tsaka yung ano, yung pag-assessment po, siguro po lahat-lahat po na, pero di ko na po sinali yung ano, yung pamasahe, di na po, yung ano na lang po, yung pag lang po, yung sa last po, pag-process po, siguro nasa ano po, nasa 24,000 po yung nagastos ko sa for processing po, lahat-lahat po. Oh, okay. Mura na yun, Pangyaw. Kasi yung iba... Hindi ko na po sinali yung ano po, yung pamasahe, Oo. no, hindi ko na po sinali. Pero pag ano lang, for processing po, 24,000 Kasama saka na yung ano doon, test that train, yung sa training. And then yung medical. yung sa ano lang po, yung sa agency, yun na po, 24,000. Pero kung ano, kung sumadahin po talaga lahat-lahat, kaya nga, nagkautang-utang. Nagkautang-utang po. Yung ano po, siguro nasa ano po, mahigit lampas ano, 30,000. Ganyan po kasi yung sa assessment, tapos yung ano, yung Magkano yung medical, sa tapos yung training mo? yung sa training po, ano lang po, 7,000 po yung ano, yung binayad ko po sa ano, sa training, tapos yung sa agency po. Mura yung Pero training mo, Pangyaw. Mura. di ko na lang po yun iniisip po kasi baka ano, soon po, mababalik naman din po yung last purchase po. Compare sa ibang nagastos sa mga nag-a-apply, compare sa kanilang mga nagastos, mura na yung sayo. At saka, yun nga, sabi mo nga, looking forward tayo, no, na maibabalik sa atin yan kung magpapatuloy tayong mag-work dito sa Hong Kong. Oh, di na po ba kung kagabi na lang po isipin yung ano, yung mga nagastos. Kahit nagkautang-utang po, kasi para na, kaya nga tayo nagpunta dito kasi para sa ano, sa magandang buhay po, di ba? Tapos, alam ko naman po may pangarap po, bawat isa po na napunta dito. Kaya yung goal po na ano, mababalik din naman lahat yung nagastos. Pero, siguro, kung isasali po yung mga pamasahe, lahat, siguro abot ng 50,000 po. Pero, yung ano na lang po, yung sa akin, ano yung sa training, yung ano, sa for processing po, siguro, ano, nasa 30 lang po yung nagastos po. Ayun. Basta, ano lang po, di lang po isipin yung kung nagastos po ba, kasi mababalik din po naman yun. Yes, tama. Yun. Thank you for sharing that, Nicelle. So, makakasama ulit natin siya sa part 2 mamaya yan. Thank you for watching, mga pangyaw. And thank you again, Nicelle. See you later. Bye! Terima kasih.